lahat. Si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel at espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga iskribang kapanig ng mga Pariseo
at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na bakalurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangay, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, upuan ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama. Ay sumampalataya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang payag. Maging isa nawa silang lahat. Ama,
kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakan nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipu muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At sama-sama muna natin at sabay-sabay parangalan, papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa Webes, sa panahon ng pag-akyat ng Panginoon sa langit noong Linggo. At sa darating na Linggo, mga kapatid, napakahalagang selebrasyon sa buong Santa Iglesia Katolika, Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kanina, sa ating iThursday, yung Thursday feeding program ng Quiapo Church. Para lang po sa inyong kaalaman, na-update kayo. Nagsimula tayo 65. Ito ang pang-sampung Webes. 240 plus na sila. At awa ng Diyos, nakakaya natin. Unti-unting inaayos na ang kanilang lugar. Kagaya lang, kagabi ho, grabe ang kaba ko. Talagang habang bumabiyahe ako galing sa misa sa labas, ang kaba ko talaga at takot dahil ang lakas ng ulang kagabi, may kulog, may kidlat pa. Sabi ko, patay kami nito bukas. Dahil nga pinapaayos pa lang, ipapaayos pa lang ang mas mahaba-haba at malaking bubong para dun sa ginaganapan ng ating feeding program para mas maayos, mas marami silang makapasok. Eh hindi pa natin naaayos. Ang lakas ng ulang kagabi. Kaya nandun talaga yung nervyos ko, yung takot. Awa ng Diyos kaninang umaga, pagkatindi-tindi ng sikat ng araw hanggang ngayon. Pero kahit na tayo po ay may magandang panahon dito, hindi po alintana sa atin na may mga lugar na binabagyo na po, binabayo ng super typhoon, ipagdasal natin sila. Yan ang turo ni Kristo sa kanyang mga alagad. Itong nagdaang araw, hanggang ngayon, anong naririnig natin kay Kristo? Ang kanyang dasal para sa kanyang mga alagad. Ipinagdadasal ni Kristo ang kanyang mga kasama. Abay, magandang paalala ito sa atin. Na kapag tayo ay gumiginhawa, nakakaluwag, gumaling na, nagkatrabaho na, umasenso na, huwag naman tayong makalimot, makaalala man lamang ipagdasal ang iba. Yun man lamang. Yung maghangad ka man lamang ng kabutihan ng kapwa mo, malaking bagay na yun. Yan ang ipakiusap natin. Kaya itong iniwan ni Kristong halimbawa sa kanyang mga alagad, yung dasal ni Kristo, Ama, ipinagdadasal ko sila. At sa ating ebanghelyo ngayon, hindi lang silang mga nakasama at nakilala ko, sila rin na maniniwala sa akin sa tulong ng mga alagad ko.
Anong magandang pinapaalala sa atin ngayon? Ang ipinagdadasal ni Kristo, hindi lamang yung ngayon na meron siya. Ang iniisip, ang inaalala ni Kristo, hindi lamang yung ngayon na nasa Kanya, kundi ang mga ibibigay pa ng Diyos. Mamaya ho, pagtapos ng misa, meron tayong Flores de Mayo, buong buwan ng Mayo, ang Formation Ministry. Sila naman ang namumuno sa mga bata, kabataan, tuwing hapon, rosaryo, nag-aalay ng bulaklak kay Maria, may pamerienda, mamaya yung kanilang graduation. Alam nyo, nakakatuwa hong makita na may mga bata at kabataan sa simbahan. Totoo po yun. Yung sinasabing pag-asa ng bayan ay pag-asa rin ng simbahan. Kaya malaki ang pananagutan nating mga nakatatanda. Kaya ito ay magandang halimbawa rin, sabi ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon, ipinagdadasal din natin yung mga bata, huwag mo lang sermonan ng sermonan. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraang linggo rin, alam nyo, mahirap maging magulang ngayon, mahirap maging matanda ngayon, dahil hindi sapat ang marami kang nasasabi para maniwala sila. Ipakita mo sa kanila ang kung ano ang mabuti at tama para maniwala sila. Kaya nga, sana mga kapatid, tayong mga nakatatanda, huwag natin baliwalain ang lakas at oras na meron pa tayo. Huwag natin sayangin. Sasabihin ninyo, maikli lang ang buhay, Father, eh. Kaya nga mag-enjoy lang tayo. Yes! Enjoy life, but make it right. Sana pag natapos ang buhay natin sa mundong ito, tunay na may maihaharap tayo sa Diyos. Nakaginhawaan hindi lang ng buhay natin, kundi ng mga taong ipinagkatiwala sa atin. Kaya sa pagpapatuloy na misang ito, mga kapatid, ngayong araw na ito, May 25, birthday ni San Padre Pio, isa sa mga kilalang santo sa panahon natin, meron siyang sumikat na linya, pray, hope, and do not worry. Hindi daw madadagdagan ng pag-aalala mo ang araw ng buhay mo sa mundo. Worries will never add a day in your life. Pero huwag natin kalilimutan. Mahalaga rin na iniisip natin ang hinaharap natin, ang kinabukasan natin. At bilang mga Kristiyano, nung linggo, isa lang ang pinaalala ni Kristo. Isa lang ang dapat nating sikaping marating pagdating ng panahon. Ang langit na bunga ng ginagawa nating mabuti at tama sa mundo. Huwag matakot, huwag madamot. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ihanda ang kinabukasan sa paggawa ng mabuti at tama sa kasalukuyan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng Kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami.
ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng pagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng binyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak naway mabuklod sa isang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumaon naway tawagin sa ganap na pakikipag-isa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang lahat ng may sakit sa ating pamilya, ang mga walang pang-ospital at pambili ng gamot, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating nakatira lamang sa lansangan, walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, lalo na ang mga sinasalanta ngayon ng super typhoon, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayo sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo po sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog sa parin ng tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lumpa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement, Lakbay Lourdes. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na 27 ng Mayo, 2023, Sabado po ito, sa ganap na 4:00 ng hapon. Ang ritual po ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang Hunyo at 3, 2023, araw po ng Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 po ng tanghali. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan.
upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat din hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong binibigay na tulong donasyon, hindi lamang yung mga nagbibigay sa koleksyon sa misa, kundi kayo pong mga nagpapadala ng tulong kahit mga nasa ibang bansa nating mga kadeboto, mga nasa probinsya. Salamat po sa mga ibinigay ninyo, sa mga nais pong magbigay ng tulong pinansyal sa ating pong parish office, finance office. Yung mga in-kind, donasyon, material, bigas, delata, noodles, yan pong kape, tubig, maaari po dun sa Benedict Building o sa social service. Yung pong mga binibigay ninyo, nakapagbigay po tayo ng itong mga nagdaang araw sa Bataan, sa Pampanga. Naghahanda po tayo ng ating ibibigay na tulong muli sa mga nasunugan nating kapatid sa may rekto. At marami pa po tayong binibigay na tulong sa pamamagitan ng inyong kabutihan. Sa ating pong feeding program, sa social service office, maaari rin po kayong makipagtulungan, ugnayan. Salamat po dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan ay naiisip, ay pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.